Hello, welcome to my YouTube channel. So for today's video, I'm going to show you how to add and subtract scientific notations. Ano? So paano nga ba ginagawa itong pag-add and subtract ng ating mga scientific notation? So same rule lang po ang gagawin kapag ka sa addition and subtraction. So pagka po dito sa addition and subtraction, kailangan lang po is parehas yung kanilang exponent. Like this na number 1, para silang 10 raised to 3, bago natin maidirekta ng pag-a-add or subtract itong ating mga coefficient, which is 3.1 at 4.3. Dito, example this na number 1. So, para natin paano naman kapag kaganto magkaiba? So, may extra process po tayong gagawin. Kailangan itong 10 raised to 1, gawin natin 10 raised to 2 para paras na sila. Then, we can proceed to addition. So, without further ado, let's start to answer the following given. Ano? Following example. So, this is number 1, 3.1, tsaka 4.3 po yung kanilang coefficient. We can add this directly because magkapares na po yung kanyang exponent. So, 3.1 plus... So, 3.1 plus 4.3... equal to 7.4. So, yan po yung ating new coefficient. Kopyahin lang po natin, 7.4. Tapos, kopyahin na lang po natin yung 10 raised to 3 times 10 raised to 3 kasi parehas na po sila. So, ganun lang po, o simple. So, dito naman po sa number 2, since magkaiba po siya ng exponent, nagagawin po natin, kailangan sila magparehas. So, paano natin mababago yung exponent nitong mas mababa? So, kadalasan po kasi dito, ang susundan natin exponent ay kung alin yung mas mataas. So, ibig sabihin, sa dalawa, mas mataas po si 2. Kaya, gagawin natin 2 itong 1. So, paano natin siya magagawin? 2, kailangan magdagdagan itong exponent. So, paano siya magdadagdagan? I-move po natin yung ating decimal point to the left. So, dito po sa coefficient na ito, ay wala pa tayong nakikita ng decimal point. Pero pag wala pa tayong nakikita ng decimal point, ang decimal point po niya nandito sa huli niya. Ano? So, move on natin ng isa. So, magiging 0.3 na yung coefficient natin dito. Tapos, ito magiging times 10 raised to 2. So, since 10 raised to 2 na siya, 10 raised to 2 na rin to, pwede na natin i-add yung coefficient. So, yung ating new coefficient, yung ating i-add matapos natin mag-move. So, 0.3 plus 6.4. So, 0.3 plus 6.4 will equal to 6.7. That will be our new coefficient. So, 6.7 times 10 raised to 2. Kopyahin na lang po natin 10 raised to 2 kasi yun na po yung ating coefficient na magkapareha. So, ganun lang po ulit. That will be our final answer. 6.7 times 10 raised to 2. So, next item po. So, ito po. 5.5 times 10 raised to negative 2 plus 1.6 times 10 raised to negative 3. So, magkaiba po ulit yung ating exponent. So, kailangan natin ay sundan ulit yung mas mataas sa kanila. So, mas mataas po pag mga negative ay yung mas mababa yung value. Mas mataas po na value ay yung mas mababang number. Balik po sa negative. So, sa negative 2 at negative 3, mas mataas po yung negative 2. So, that's why itong negative 3 gagawin natin negative 2. So, paano siya magiging negative 2? I-move po natin yung ating decimal point papuntang left. So, ito po yung decimal point natin. Move natin papuntang left. Magiging 0.16 na po yung ating new coefficient. Samantalang itong negative 3 gagawin natin negative 2. So, parehas na po silang raised to negative 2 kaya pwede na natin i-add yung ating mga coefficient. So, 5 plus 0.16 will equal to 5.16. So, times na po natin doon sa ating parehas na base na may parehas na exponent. Ano? So, negative 2 po times 10 raised to negative 2. And that will be our final answer. Next. So, ito na pong sunod is subtraction naman po siya. Ima-minus naman po natin. Pero hindi po natin siya pwede i-minus kasi magkaiba po ulit exponent. So, since ito po yung 5, ito po yung 2, ang susunod po natin na yung 5. So, ito yung move natin ng 3 times papuntang left para maging 5. So,
wala po tayong nakikita ang decimal point, ibig sabihin nandito po yung decimal point niya. So, 3 times po. 1, 2, 3. So, nandito po yung point niya. Tapos, itong mga spaces na dinaan, nalagyan natin yung 0. So, the new coefficient for this side is 0.004. So, the new exponent will become 1. So, 0.004 times 10 raised to 5 na siya. So, since pares na siyang raised to 5, pwede natin i-minus yung ating mga coefficient. So, 1.39 minus 0.004 will equal po to 1.386. So, kopyahin na lang po natin yung ating base na may parehas na exponent. So, 1.386 times 10 raised to 5 will be the final answer. Pero ang ating pong kadalasan na answer sa mga scientific notation ay pwede pong yung 3 digits or 2 decimal places. So, magiging 1.39 times 10 raised to 5. So, that will be our final answer for number 4. Next, last item. So, 2.74 times 10 raised to negative 1 minus 6.53 times 10 raised to negative 4. So, gagawin po natin diyan is kailangan maging negative 1 itong negative 4. So, may nakikita po tayo yung decimal point dito sa 6.53. So, move lang natin yung decimal point papuntang left. Papunta naman po laging left kasi magdadagdag po tayo ng ating exponent. So, ilang move or papuntang left para maging negative 1 yung 4. So, 3. 1, 2, 3. So, point ulit doon, 0. Tapos yung space na dinahan, 0, 0. Lagyan natin. So, 0.00653. So, itong negative 4, gagawin natin negative 1. Ano, mas mataas po yung negative 1 kaysa 4. So, pwede na po natin i-add kasi parehas na po yung kanilang exponent. So, mali pala, hindi pala add. Minus. Minus. So, 2.74 minus 0.6653. So, I will use my calculator. 2.74 minus 0.00653 will equal to, so, ito na po yung ating new coefficient. 2.73347 times 10 raised to negative 1. So, ito na lang pong first 3 digits or 2 decimal places na lang pong gamitin natin sa final answer. 2.73 times 10 raised to negative 1 will be the final answer for number 5. Okay, that's all for this video. I hope you learned something new. At para mag-get nyo po, pwede nyo pong i-pause or paulit-ulit yung video. And para po updated kayo sa mga bagong video is don't forget to like and subscribe on our YouTube channel. That's all and God bless.